Hindi lang isa kundi dalawang survey ships ng China ang ilang araw na raw umaaligid sa magkabilang dulo ng Pilipinas para magsagawa ng research ayon sa isang maritime expert at propesor sa Amerika. Ang isa sa mga survey ship nakita raw malapit sa Siargao sa Surigao, ang isa pa sa Batanes na Mandiwano. Pero ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, wala pa silang ulat na natatanggap kaugnay nito. Iginiit naman ni Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat inabisuhan muna ng China ang Pilipinas bago pumasok ang mga barko nito para mag-research sa loob ng ating EEZ o Exclusive Economic Zone. My live report, si JP Soriano. JP? Jessica, nasa proseso na raw ang Malacanang sa pag-verify ng impormasyon na yan na di umano ay ilang Chinese survey ships ang nag-ooperate sa ilang bahagi ng ating karagatan na nasa loob na ating exclusive economic zone. Pero giit ng Malacanang, Jessica, kung ito raw ay totoo, anumang hakbang ng anumang bansa na maaaring magbigay ng banta sa ating seguridad ay isang cause of concern. Ito ang Chinese Oceanographic Survey Ship na Shenzhen. Ito naman ang isa pa nilang survey ship na Dongfang Hong 3. Ang dalawang barko na yan ng China ilang araw na raw nagpapaligid-ligid sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ayon yan kay Ryan Martinson, propesor ng China Maritime Studies Institute ng Naval War College ng Amerika. Ang Shenzhen daw, namataang nasa 75 nautical miles ang layo sa isla ng Siargao. Ang Dongfang Hong 3 naman, nag-ooperate daw malapit sa Batanes. Sa panayam ng GMA News kay Martinson, sinabi niyang August 3 pa lang daw ay nag-ooperate na umano ang naturang Chinese ship. Tanong tuloy ni Martinson, hindi raw ba dapat may permiso ang China mula sa Pilipinas kung totoong gumagawa sila ng pagsasaliksik sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas? Oo, sabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. That's within our EEZ. They cannot conduct any survey without our consent. So kailangan may paalam? Yes, they will have to get permission from us because that's within our EEZ. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana hindi pa raw nakakatanggap ng ulat patungkol sa umano'y pagpasok sa EEZ ng Pilipinas ng mga Chinese survey ships. Oceanographic research. Wala pang Chinese, but other countries, when they pass by, they always inform us and ask permission. So no one has... Wala pa. Pero ayon kay Professor Martinson, anumang dayuhang scientist ay kailangang mag-apply ng permiso para gumawa ng anumang marine scientific research sa territorial waters ng anumang bansa. Wala pang tugon ang Chinese embassy kaugnay sa pag-ooperate umano ng ilang Chinese survey ships sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Kung sakali, hindi ito ang unang pagkakataon na may pumasok na barko ng China sa ating EEZ na walang permiso. May apat ang warship ng China na dumaan ng walang paalam sa Pilipinas sa Cebuto Strait sa may Tawi-Tawi simula noong Pebrero. At Jessica, habang biniverify pa ng ating gobyerno kung totoo nga bang nag-ooperate dyan sa ating EEZ sa ang ilang Chinese survey ship, sinabi naman ni Secretary Lorenzana sa ating panayam na meron ng impormasyong nakarating sa kanya na bukod doon sa Cebuto, Tawi-Tawi ay meron na rin talagang may balita na nakarating sa kanya na may ilang di umanong Chinese vessel ang dumating na rin o dumaan na rin sa Balabac Island, Palawan nang walang paalam. Pero sabi ni Secretary Lorenzana, kailangan pa niya itong makonfirm at nagaantay pa siya ng mga additional information mula sa mga intel reports. Jessica. Mm-hmm. JP, I wonder itong si Professor Martinson no ng Amerika, isang maritime expert din. Sinabi ba, binanggit ba niya kung ano ang basis niya for saying na may mga umaali-aligid na mga survey ships ng China sa Pilipinas? Ano ito? Based on satellite images o meron ba silang facility para ma-monitor itong mga galaw ng mga barko ng China ito sa bahaging ito ng mundo? JP? Based on facilities daw na natatrack yung galaw ng
ng mga survey ships na ito na meron silang access. Hindi lang malinaw, Jessica, kung anong access ang merong itong profesor, pero dahil siya nga isang may tuturing na isa sa mga eksperto pagdating sa geopolitics at sa marine security ay dati na rin nagbibigay ng impormasyon itong si professor. At bagamat hindi pa nga ito kinukumpirma, sinabi nga ng Malacanang Jessica na kung sakaling ito'y totoo, anumang hakbang daw na mayroong banta sa ating seguridad ay cause of concern, pero it has yet to be verified, Jessica. Yung Liaoning, no, ito yung aircraft carrier ng China na nung una sinabi nakapasok dun sa Cebu to Strait, medyo inland water na yan, sa loob-loob na yung mga pagitan ng mga isla sa Tawi-Tawi. Tapos nakapatay pa raw yung AIS, yung tinatawag nilang automatic identification system para ma-monitor, no, ang galaw ng mga barko. Pinatay daw deliberately. So mukhang ang sinasabi ni Secretary Lorenzana nung nakapanayam natin, ayaw nilang ma-monitor nila itong Chinese aircraft carrier na to. Pero later on, I think quinalify, no, na hindi daw yung Liaoning ang nakita sa Cebu to Strait, kundi mas maliit doon kasi aircraft carrier yung Liaoning. I wonder, nakapanayam mo si Secretary Lorenzana kanina kung na-qualify niya na ito, na-clarify na niya, JP? Wala pang latest information sa Secretary Lorenzana regarding that detail, no? Pero ang ginigit niya sa atin na without naming any countries, no, na bagamat merong tinatawag na innocent passage, ito po yung malayang pagdaan ng anumang barko, kahit anumang bansa, kahit ito pa'y dumaan sa ating exclusive economic zone, kung ito po ay isang commercial vessel, okay lang yan. Pero kapag any kind of warship, sabi ni Secretary Lorenzana, basta dumaan, kailangan merong paalam sa atin. At kung hindi nagpaalam at sinadyang itago at mag-disguise na hindi sila ma-detect, yan ay dapat imbestigahan. At wala pa ngang bagong detalye or update ang DFA kung sila nga ba ay specifically nakapag-file na ng diplomatic protest kaugnay sa particular na incident na ito. Jessica. Patungkol naman dito sa mga survey ship, no, na yung isa nakita dun sa may bandang Siargao, no, sa may Mindanao, yung isa naman dito sa may Batanes. I don't think this is the first time na may survey ship ng China na o research ship ng China na nagpumasok sa ating EEZ. Naalala mo yung nangyari sa Benham Rice na later on nag-backtrack yata ang Malacanang. Sinabi na noong una sabi hindi humingi ng permiso, and then later on naalala ni Pangulong Duterte, if I'm not mistaken, na sinabi niya, "No, I gave them permission." Hindi kaya ganito rin ito, JP? Jessica, yan ang pilit nating inaalam pa sa DFA kahapon. Nasa isang event din si Secretary Lorenzana maging si Secretary Luxi ng DFA. Medyo matipid lang ang kanilang sagot tungkol dyan. Ultimo kasi yung schedule ng Pangulo sa kanyang muling pagpunta sa China, wala pa rin daw final date, no? So pagdating sa information na yan, Jessica, antayin natin kung ano ang totoo dyan. Pero gaya nga yung iyong nabanggit, merong ganyang insidente sa Benham Rice. Pero matatandaan din noon, Jessica, na sinabi rin nung noong dating DFA Secretary na si Secretary Cayetano, yan daw ay na-erase ng ating bansa, na-erase yung isyong yan nung nagkaharap sila ng kanilang counterpart doon sa China. Jessica. Okay, in the meantime, sabi nitong si Professor Martinson ay yung isa raw parang may nilalagay ba na instrumento. I don't know if this is the ship in Batanes or yung dito sa may Siargao, na parang may inilalagay bang instrumento na baka raw magamit ng mga submarine. So may mga ganyang impormasyon. Meron ka bang nasagap tungkol dito, JP? Para saan kaya itong sinasagawang pagligid-ligid ng mga survey ships ng China? Is it for military purposes, or kasi may usap-usapan din na baka papunta tayo sa joint exploration, no, ang China at ang Pilipinas para sa gas and oil deposit sa South China Sea or sa WPS, sa West Philippine Sea. Hindi kaya itong mga survey ships na ito ay for those purpose or those purposes, JP?
Well, Jessica, yung binubuo naman na posibleng joint oil exploration sa pagitan ng China at ng Pilipinas, malinaw yan na doon lang yan sa paligid ng Recto Bank. At yung mga area sa paligid niyan, wala pa tayong nalalamang bagong impormasyon kung nais ba nilang i-expand ng China yung kanilang posibleng joint exploration sa Batanes o sa Siargao. Pero habang inaantay natin, Jessica, ang confirmation mula sa China, it's sa China at maging sa ating bansa kung totoo nga bang may mga Chinese survey ship dyan, alam naman, dati nang sinabi ng mga marine expert na napakayaman po sa yamang dagat at pati na rin po sa iba't ibang uri ng posible pinaniniwalaan mayaman sa langis ang mga bahaging yan ng northern at eastern part ng Pilipinas at mayaman sa iba't ibang uri ng natural gas. Pero Jessica, matatanda ang sinasabi rin noon ng Department of Foreign Affairs na o ng China na anuman daw impormasyon na meron silang makuha, ito raw ay kanila naman daw sineshare sa ating gobyerno, no? So malaman natin, Jessica, sa mga susunod na araw kung ano ba talaga ang katotohanan sa di umano'y survey ships na ito ng China at kung ano talaga ang kanilang ginagawa. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.